mula noong Korean War noong 1950s, nagkaroon ng malaking tensyon sa pagitan ng North Korea at United States. Sa kabila ng mga babala, hindi natinag si Kim Jong-un sa kanyang mga ambisyon at mas lalo pang pinalawak ang nuclear capabilities ng North Korea. Sa loob ng maraming taon, walang sino man ang nagtagumpay na pigilan ang North Korea. Hanggang sa isang kasaysayan ang nagawa kamakailan nang makipagkita si President Donald Trump kay Kim Jong-un. Ang layunin ng summit sa pagitan ng dalawang leader ay upang bawasan ang nuclear testing ng North Korea. Gayunpaman, natapos ang summit ng walang kasunduan, kaya naman nagpatuloy ang North Korea sa pagpapaputok ng mga missiles sa South Korea at Japan. Dahil dito, maraming mga foreign policy forecaster ngayon ang naniniwala sa posibilidad ng assassination o pagpaslang kay Kim Jong-un. Ngunit, ano ang magiging implikasyon nito? Magkakaroon ba ng ganap na demokrasya ang North Korea kapag namatay si Kim Jong-un? Sino ang magiging bagong leader at ano ang kasunod na mangyayari? Tara katropa at sabay-sabay nating alamin. Hindi nalihim na naghahanap ang US ng alternatibong paraan upang harapin ang North Korea. After all, ang North Korea ay nakagawa ng 6 na nuclear test. Karamihan sa mga ito ay noong 2016 at 2017. Dahil sa mga test na ito, pinatawan ng US ng mga sanction ang North Korea. Ngunit si Kim Jong-un ay tila walang pakialam. Pangunahing naaapektuhan ng mga sanction na ito ay ang mahihirap na tao sa North Korea, hindi ang mga mayayamang elite. Kaya posible na baguhin ng Washington ang kanilang strategy. Noong 2018, iniulat ng Business Insider na si Kim Jong-un ay labis na natatakot sa assassination at kinutsarin siya sa buong mundo dahil sa kanyang mataas na level ng seguridad sa summit sa Singapore upang makilala si Donald Trump. Ngunit, magagawa ba talaga ng US na pumaslang ng isang fellow world leader? Bago ang Cold War, madalas itong gawin ng US hanggang sa maupo si President Gerald R. Ford. Ipinasa niya ang isang executive order kung saan nakasaad na walang empleyado ng gobyerno ng United States ang dapat na makisali o makipagsabuatan sa political assassination. Ang batas na ito ay pinagtibay naman ng kanyang kahalili na si President Ronald Reagan. Bagaman ito ay technical na illegal, hindi ito nangangahulugan na hindi na maaaring ibagsak ng Amerika ang isang bansa. Halimbawa, noong 2011, tinulungan ng US ang mga mamamayan ng Libya na paslangin si Muammar Gaddafi. At gayon din sa panahon ng krisis, maaaring i-overwrite ang mga executive order. Ngunit kung paslangin ng US o ibang bansa si Kim Jong-un, malulutas ba nito ang mga problema ng North Korea? Well, kung si Kim Jong-un ay mamatay sa assassination, malaki ang posibilidad na magkaroon ng digmaan laban sa North Korea. Marami silang nuclear missiles na maaaring paliparin sa Seoul, South Korea at Tokyo, Japan. Pinaniniwalaan din na maaari silang magpadala ng mga nuclear missiles sa Europa at maging sa US. Karamihan sa mga North Korean ay nabubuhay sa takot. Ngunit sila ay na-brainwash din para mahalin ang kanilang leader. Halimbawa, nang pumanaw si Kim Jong-il noong 2011, umiiyak ang mga North Koreans sa mga lansangan. Marami sa kanila ang pinilit lamang na gawin ito, ngunit marami rin sa kanila ang tunay na nalungkot dahil ang tingin nila sa kanilang mga leader ay mga higher beings. Kung wala ang kanilang supreme leader, maari nilang isipin na wala nang saysay ang mabuhay pa, kaya bakit hindi nalang idamay ang buong mundo sa proseso? Maraming North Korean ang talagang tapat kay Kim Jong-un, mula sa mga mamamayan hanggang sa gobyerno, kaya naman ang pagpaslang sa kanya ay tiyak na isang act of war. Ngunit kung si Kim Jong-un ay pinaslang, sino ang papalit sa kanya bilang leader ng North Korea? Si Kim Jong-un ay may kapatid na lalaki, si Kim Jong-nam,
pero siya ay pinaslang sa Malaysia kaya imposible na siya ang pumalit. Usap-usapan na may tatlong anak si Kim Jong-un. Ang isa ay isang babae na nagngangalang Kim Ju-ae. Samantala ang iba ay misteryo at walang nakakaalam kung ilang taon na sila. Ngunit malinaw na masyado pa silang bata para mamuno. At ito ang dahilan kung bakit maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang kapatid na babae ni Kim Jong-un, si Kim Yo-jong, ang papalit sa pamumuno kung sakaling paslangin si Kim Jong-un. Sinasabing unpredictable rin siya tulad ni Kim Jong-un. Sa tuwing si Kim Jong-un ay may sakit o gustong magbakasyon, siya ang humahawak sa pamamahala sa bansa at marami ang nagsasabi na siya ang chief of staff, meaning makapangyarihan din siya tulad ng kanyang kapatid. Kung sakaling may mangyari sa kanyang kapatid o sa kanyang bansa, gaganti siya gamit ang nuclear force. Kaya kung isa ka sa naniniwala na magkakaroon ng demokrasya ang North Korea kapag namatay si Kim Jong-un, eh nagkakamali ka. At kung sakali naman na hindi tanggapin ni Kim Yo-jong ang posisyon, mabilis na babagsak ang gobyerno ng North Korea. Kasunod nito ay ang pagsiklab ng civil war sa pagitan ng mga elite ng bansa at mga mahihirap na mamamayan, at ang digmaang ito ay magiging isang humanitarian disaster. Sa puntong ito, sadsad na ang ekonomiya ng North Korea at ito ay dahil sa mga trade embargo at mga sanksyon at dahil na rin sa ang karamihan ng pondo ng bansa ay ginamit sa paggawa ng mga nuclear weapon imbes na tugunan ang tunay na pangangailangan ng mga tao. Noon pa man ay mahina na ang agrikultura ng North Korea at kung sakaling magkaroon ng civil war, malamang ay tuluyan na itong magwakas. Nangangahulugan ito na kinakailangan ng umalis ng lahat sa North Korea at pumunta sa mga bansang may pagkain tulad ng South Korea at China. Kaya kahit na si Kim Jong-un ay isang masamang diktador para sa mata ng karamihan, siya ang isang bagay na nagpapanatiling buo sa North Korea. Kapag siya ay pinaslang, maaring mas lumala pa ang mga problema ng North Korea at ng buong mundo. Tingnan mo na lamang ang maraming bansa sa Middle East halimbawa. Sa tingin mo, nalutas ba ang mga problema ng patayin ang mga brutal na diktador na ito? Ngunit tulad ng napatunayan ng paulit-ulit, ang pakikialam sa ibang mga bansa ay hindi kailanman naging isang mabuting bagay at hindi sa ganong paraan gumagana ang mundo. Sangayon ka ba katropa? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Make sure na panoorin din ang iba pang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen. Pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin! Ang relasyon sa pagitan ng North Korea at United States ay pinagmumulan ng tensyon sa loob ng maraming taon. Kim Jong-un says he's ready to use nuclear weapons in potential military conflict. We will have no choice but to totally destroy North Korea. Ang North Korea ay isang liblib na bansa na nababalot ng misteryo at sikreto. Ngunit ang malalim nitong galit sa United States ay matagal nang alam ng karamihan. Ngunit bakit nga ba labis na kinamumuhian ng North Korea ang United States? Tara katropa at sabay-sabay nating alamin. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.